This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na pato. People are inspired by you, isa na ako doon. Mm-hmm. How did it start? Well, nag-start talaga siya with songwriting eh. Kasi nung lumabas yung mga bands nung 90s, yun yung time na bata rin naman ako noon. Tapos, yun yung ina-absorb mo lang like a sponge. Wow. Yeah. Lahat ng makikita mo na parang yung mundo, ikaw yung target ng mga songs kasi bata ka, ikaw yung... Yeah. Diba? So, for some reason, ang response ko kasi sa pag natuwa ko sa isang bagay, hindi yung kaya ko rin, parang kaya ko rin gayahin yan. Ang mindset ko agad, kaya ko gumawa ng ganyan. I mean, gets me? Parang, I can also write songs. So without knowing how to play guitar at all, nagsimula ako magsulat ng songs pero one hand lang. Kasi hindi ako marunong mag-gitara eh. So walang chords, ano lang open strings, yeah. E, A, B. Kasi pag may E ka tsaka may A ka, madali oh, na eh. Yeah. Oh, solve ka na dun eh. So yun, nag-start ako magsulat ng kanta. Tapos parang ang cinematic nung simula ng music life ko eh. Kasi I remember nakasulat ko na yung song. Tapos re-record ko sa tape deck, yung tape side A, side B, tapos parang papatungan mo, tapos bigla magwa-warp ng konti, pero okay lang. Tapos narinig ng kuya ko, parang ano to? Ano tong plinay niya? Ano tong ginagawa mo? Kanta mo yan? Sinulat mo? Ganda. Tapos sabi ko, hindi ko malaman yung ginagawa ko. Sabi niya, alam ko yung ginagawa mo. Gusto mo jam natin? So parang scene sa movie talaga. Yung kuya ko, kinuha yung gitara na isa, tapos ako may hawak akong gitara. Tapos naalala ko pa, ang suot niya nun, kakaligo lang niya eh. Tapos plinay niya yung tape eh. So ang suot lang niya, towel, na puti. Sa hallway kasi parang boys naman kami tapos parang nakatawel lang siya ganyan tapos parang nagigitara siya for some reason expert siya na hindi malaglag yung tawel ano eh parang kung may gitara ka maiipit mo yun eh tapos wala namang strap yung gitara din and so ginawa ko yung riff. The song is actually nasa third fourth album namin yung song eh. So ginawa ko yung riff parang one hand tapos sinabayan niya E tapos A tapos E tapos ang ganda ng kanta na to tapos nagjamming kami parang first time namin magjam that way tapos parang doon ko na feel yung magic na ganito pala yung tunog kapag right. May dalawa kayong nagigitara tapos kumakanta ng song. Tapos nagbabacking vocals agad yung kuya ko eh. Ilan taong ka nun? Siguro mga 11, 12. Karabi, mga ganon age. So, tapos yung lyrics pa nung song na yun, medyo parang dark for a kid. Kasi parang I was emulating lyrically like parang the Nirvana thing. Yung yeah. medyo angsty. Uh-huh. Disenfranchised youth kind of thing. So, yun, doon nag-start. Tapos eventually nangyari kuya ko binigyan ako ng Jingle Magazine na chord chart. Tapos sabi niya magdagdag ka lang kahit matuto ka ng one chord a day or something parang ito D. Right. Tapos hanggang ma-perfect mo yung D tapos ang next na yung bar chords eh, yun yung masakit eh. Okay. Yeah. Doon sa part na yun, 'di ba? So sinabi niya ni Annie na, "Oh, ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo." And ginawa mo. Nagkaroon ako ng guess ang sinabi niya. Tiyagain mo because doon ka gagaling eh. Pag inulit mo ng inulit mo. Yep. Yun din ba ang ginawa mo? Yes, pretty much it. As in, buong araw lang ako nag-E minor. Ang tunog, dalawang daliri lang yun ha. Pero ba, E minor. So, dreng. Kasi yung gamit ko pang gitara, hindi nakatono. So imagine mo yung parents ko may naririnig na nag-E minor buong araw doon na parang dreng. Parang, ano ba yung malungkot na chord na yan na wala sa tono dahil hindi makatono yung gitara. So, naalala ko pa pagdating ng kuya ko, kuya, may bago akong chord, E minor. Tapos parang, uy, ang galing ah. Tapos tinono niya yung gitara. Pero natatawa siya sa idea siguro na parang, wow, you're proud of your two-finger chord. Good. Pero, you know, I was a kid. So, I still remember that. And so your mom, your dad, did they stop you from music? Did they encourage you or were they agnostic about it? At first, then you know what? Yung dad ko parang ayaw niya at first. Pero yung mom ko naman, binilan yung kuya ko ng gitara sa States. Kasi flight attendant yung mom ko. So, yeah. May access siya to these things eh. So, binili niya ng gitara yung kuya ko. Parang it was a Carvin guitar. Yeah, remember his first guitar. Tapos, eventually, parang she just started buying instruments. Tapos, ako naman yung dad ko when we started playing shows na, parang naaliw na siya. Parang biglang proud na siya. Kasi, nung siguro hindi niya alam na it would amount to anything. Right. Tapos, biglang, I guess, nakita niya na yung dami ng tao. Parang, okay, this is looking like a bigger endeavor than what I originally thought. Parang ganun. So, tsaka alam din naman niya dahil nagpupunta rin siya ng mga mall shows ni Donna before. Kasi si Donna Cruz Donna is my cousin. Donna Cruz, yeah. Yeah, my first cousin. She's my first cousin. So, we were very supportive. Like, nagpunta kami sa mga mall shows niya. Sumasama kami. Tapos, na-experience ko yung nasa tent kami. Tapos, sinishake ng mga tao yung buong tent sa Farmers Plaza. Yung ginaganon yung... Pero yun at ang maganda nga sa inyong magkapatid.
you, kumbaga, nakadikit kayo sa royalty. Because Donna was at the top of her career nung time yun. Yeah. Pero hindi nyo ginamit eh. Alam mo yun? Yeah. Parang ibang mundo rin naman kasi talaga yata. Eh. Ibang mundo. Or, pero may parallel kasi yan eh. Which yes, we didn't really... Hindi nyo ginamit nga. You could have pulled that card na, yeah, oh, ano ako, pinsan ako ni Donna Cruz. Like, you could have done that. Yeah. Pero hindi. Like, ang mga tao nagugulat nga na magpinsan kayo. Yeah, yeah. But siguro, it was also because... Alam ko rin na pag bands, iba yung marketing direction yan eh. Which yes, we didn't call it marketing direction back then. But yeah, alam lang namin na parang it's supposed to be word of mouth. Yes. It's supposed to be legit that way. You know, parang... So that's what we did. Parang we would print flyers. As in, literal, nasa class ako, nagde-design ako ng poster. And then, hindi pa design kasi hindi pa laptop yun eh. Kinakat ko yung app. Kasi print out eh. Dinidikit mo. Hindi, bawal idikit eh. So kailangan mo lang ipasa sa class. Tapos nangyayari, parang... Paggagabi na, tapos may show kami, people would be there. Tapos yung mga iba, yung nakakuha talaga ng flyer, tapos naghatak ng mga friends, tapos parang, yeah.